Narito na ang PTV Balita ngayon. Sinimulan na ngayong araw ng ilang local government units ang pagtanggap ng mga non-resident sa kanilang vaccination program para mapaigting ang vaccine rollout sa Metro Manila. Para sa update, may report si Luisa Erispe live. Luisa? Audrey, nagsimula na ang magbakuna ang Marikina City ng mga hindi nila residente o ng mga taga-Rizal. Mahigpit naman ang bili ng LGU na hindi pa rin papayagan ang walk-in ng mga magpapabakuna. Nasa 1,200 na mga residenteng mula sa San Mateo Rizal ang babakunahan ngayong araw dito sa Marikina City. Sila yung mga naka-pre-registered na online sa Marikina Portal. Ayon sa Marikina City, noong nakaraang dalawang linggo pa talaga sila nagbakuna ng mga mula Rizal. Kaya lang ngayong araw talagang nagbigay sila ng schedule sa mga taga-Rizal bilang pakikiisa sa WeVax as One program ng pamahalaan. Mahigpit naman ang bili ng LGU na kahit nagbabakuna na sila ng mga taga-Rizal, hindi pa rin pwede ang walk-in. Kailangan ay pre-registered sa portal o kaya ay nakipag-ugnayan sa LGU ng Rizal bago pumunta sa vaccination center para makakuha ng schedule. Ang LGU na rin ang magbe-verifika sa pangalan ng babakunahan para matiyak na walang makakapuslit na magpapa-booster shot. Audrey, sa ngayon naman, patuloy yung pagdating dito ng mga taga San Mateo Rizal na magpapabakuna nga kontra COVID-19. Sila yung mga naka-pre-registered na sa portal at na-verify na rin ng San Mateo Rizal LGU na hindi pa nga nagpapabakuna. Samantala, kahit naman patuloy nga yung pagbabakuna sa mga taga San Mateo dito, ayon naman sa Marikina LGU ay patuloy pa rin silang magbabakuna ng kanilang mga residente o ng mga taga Marikina. At yan ang muna ang latest mula rito sa Marikina City. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe. Sa iba pang balita, hindi muna ipatutupad ng PhilHealth ang bago nitong circular tungkol sa pagsususpende ng bayad sa mga ospital na iniimbestigahan ng ahensya. Ayon kay PhilHealth President at CEO Dante Geran, suspendido muna ang Circular Number 2021-0013. Layon sana nito na pansamantalang itigil ang pagbabayad ng PhilHealth sa mga ospital na iniimbestigahan dahil sa umano'y unethical acts of fraudulent transactions. Una nang nanawagan ang mga mababatas na reviewin ang naturang circular dahil posibleng magsara ang maraming ospital at maraming pasyente ang maapektuhan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Samantala, arestado sa bypass operation ang dalawang hinihinalang drug pusher sa barangay Tangos North sa Navotas City. Nakasilid pa sa sachet ang mga na-recover na hinihinalang shabu na nasa mahigit 86,000 piso ang halaga. Naharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Samantala, alamin mo natin ang iba pang balita mula sa PTV Cordillera. Magandang umaga kasama ng Eddie Carta. Ibagal daw kasama Audrey, dumano nun iti 8 ti kompirmado nga kaso ti COVID-19 na Delta variant iti regyon na Cordillera. Kinumpirmar ti Department of Health na Cordillera iti panlakailista to patakaso ti Delta variant iti Benguet. Dua tinilista iti Latinad ken sagaysa iti Bugyas ken Tuba. Dua kadagito iti agri-recover pa ilang may isa iti nakarecoveren bayat nga ti may isa kat pimusay. Tipim mo sa ikat 56 years old nga lalaki manipod Latinidad nga na-admit iti may isa nga lokal nga ospital iti August 7, 2021 ken pimusay iti August 12. Iti walong akaso ti Delta variant iti Region Cordillera, 5 pasyente iti nagimbag, 2 aktibo akaso ken may isa iti pimusay. Iti sabaling adamag, dimano na iti 8 gasot, inamapulok at talo ti kaso ti Dengue nga nalista iti Baguio City Epidemiology and Surveillance Unit manipod January 1 naging August 21 itang atawin. Nasaw nga bilang ket katukad ti 6-fold increase. No ikumpara iti 123 nga kaso nga nilista iti kapada na nga panawin iti napalabas gatawin. Nakailista mat lang ti syudad iti 7 apimusay gapo iti Dengue. Mamun monitor mat ita iti 29 barangay ang nakailistaan iti clustering ti Dengue cases. Ilalawag ni City Epidemiologist sa Donabel Panis ang may dikdiklara iti clustering of cases kada iti barangay nga daan iti nasurok dua nga Dengue cases iti may isang kabulan. Kinunana ay iti panakadakamat na iti nasaw nga barangay kat para iti panagalerto na iti barangay officials ken mga ipotong palda iti cleanup measures.
imunan na binili ni Mayor Benjamin Magalong dagiti Pisyalis ti barangay amang ipatungpal iti linawas a clean up drive tapno madadaal dagiti pagumumukan iti dengue kas maitulos iti anti-dengue ordinance of the city of Baguio. Nagitapay lang dagiti ko dyan nga daw magmanipo iti PTV Cordillera. Siya ni Eddie Carta. Balik sa'yo, Samang Audrey. Maraming salamat kay Samang Eddie Carta. Narito ng resulta ng Lotto Draw kagabi para sa Ultra Lotto 658 Draw. Ang winning number combination, 48, 32, 41, 36, 9, at 18. Para naman sa Super Lotto 649 Draw, winning numbers, 9, 24, 26, 19, 39, at 46. Wala pa pong nakakuha sa mga jackpot prize ng 642 Lotto at Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Ang tabayanan mamayang alas 9 ng gabi dito lamang sa PTV ang mga drone ng Mega Lotto 645 na may jackpot prize na 8.9 million pesos at Grand Lotto 655 na may estimated jackpot prize na 114 million pesos. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tayo kami sa Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriceta. Magandang umaga.